Ayun, magandang araw sa inyong lahat. I assume lahat tayo nakatanggap na ng tax treaty, U.S. tax treaty, mga YouTubers o yung iba nararattle na o nagkuguluhan kung anong gagawin nila kasi tax na pinag-uusapan eh. So, punta tayo ngayon sa ating Google Adsense and i-check natin yung manage tax info natin. So, makikita nyo naman yun doon, nakalagay naman sa taas. So, i-click nyo lang yun, then go to add tax information. Okay? So, pagka nag-click kayo doon, idadirect kayo sa inyong Google Mail. So, yan, i-type nyo lang, mag-login lang kayo kung anong ginamit yung Google Mail. So, para mag-proceed siya. So, pag nag-proceed kayo, makikita nyo na ngayon to, yung United States tax info. So, i-click nyo lang dyan yung individual. Okay? So, dahil individual, ano naman tayo, entity tayo sa YouTube, so individual. So, after nyan, next, lalabas dyan, are you a citizen or resident of United States? Syempre, no. I-click nyo lang yung no, then next. And, next, lalabas yan. So, dalawang section yan, W8BEN, tsaka W8ECI. So, yung una is for individual, and yung pangalawa is for business. So, dahil individual tayo, i-check lang natin yung una. Yan, then start. Pupusit tayo sa next step. Hintayin lang natin. Ayun. Okay, andito lang tayo sa first step actually. So, ito na yung tax identity. So, i-type nyo lang dyan yung name of individual sa taas. Type nyo yung pangalan nyo. In my case, tinype ko yung buong pangalan ko pero may middle initial, hindi lumabas. So, i-try nyo tanggalin yung middle initial. Sa akin kasi tinanggal ko. So, nag-proceed naman. Then, hanapin nyo yung ating country, Philippines. Click nyo yan. Then, country of citizenship, Philippines. Then, itong sa quarantine. So, marami nalilito rito, ha? Guys, yung ilalagay nyo lang dyan is yung TIN number nyo dito sa Pilipinas. Okay? So, kung nagtrabaho ka na, assume nasa legal age ka na, may TIN number ka na for sure. So, yung TIN number mo, yan ang itatype mo dyan. Okay? Sa mga YouTuber naman natin dyan na mga kabataan, marami rin yan. So, kapag kayo ay wala naman kayong TIN, pwede nyong gamitin, sabi ng ibang YouTuber, and sa mga pagkatanong ko din, pwede naman din daw yung TIN number ng mga magulang nyo. Okay? So, gamitin nyo lang yan dyan, ilagay nyo. Pwede na yan. Okay, pwede na yan dyan, yung mga TIN number ng magulang nyo or kapatid nyo. So, type nyo lang yan dyan, then go. Wait lang, go tayo. Then, in-next nyo na. Diretso nyo tayo sa baba. Once na may ilagay nyo na, in-next nyo na lang. Okay? Sa second, proceed tayo sa second step, which is the address. Permanent residence address. Okay? So, dito, ilalagay nyo na yung address nyo sa line 1. Hindi nyo naman kailangan kompletuhin yung dalawa. So, sa unang address nyo lang kung ano yung, kung saan kayo nakatira ngayon. I-type nyo lang dyan. Next, once na matype nyo na, yung dun sa city, siyempre, lagay nyo na rin kung saan kayong city na bibilang or belong. So, yung iba nag-try, ako nag-try din ako ng postal code. Medyo sumasablay eh. Ayaw niyang i-acknowledge. So, tinignan ko yung postal code namin. So, yan. Itong lumalabas. This postal code format is not recognized. So, hindi ako makatuloy makaproceed sa next step. So, tinanggal ko na lang. Tinay ko tanggalin at hindi ilagay. Again, ilagyan ko rin ng province. So, hanapin natin Eastern Samar. Okay, yan. So, after nyo malagay yan, i-next nyo lang. So, ito na yung susunod, yung step 3, tax treaty. So, are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? So, ito na yun. Ito yung pinaka-importanting part. So, ito na yung kine-question or tinatanong ng U.S. tax treaty natin kung i-claim ba natin yung pagiging yung U.S. and Philippine treaty sa tax. Okay? So, para ma-reduce yung tax natin sa AdSense natin or sa YouTube salary natin. So, piliin nyo lang dyan is yes. Okay? So, residence of country. So, claiming treaty with the U.S. So, yes, i-check nyo lang din yung box. Then, country, piliin nyo ulit yung Philippines.
So, para ma-recognize tayo na we are claiming our treaty sa U.S. para medyo mabawasan or mabawasan yung ano natin, yung tax natin sa kanila. So, special rates and conditions. So, lahat yung nakita nyong box, i-click nyo yan. Yung sa service, sa motion pictures, and copyright. I-click nyo muna lahat yan. Then, i-ask kayo kung anong rate ng withholding tax yung ilalagay nyo. So, dito na tayo mag-claim. So, sa services, withholding tax rate, ilagay natin dyan is zero rate. Okay? Zero rate. I-click nyo yan, may lalabas dyan, zero rate at saka 30%. So, zero rate, reduce rate. Okay. Tapos, sa article, pindutin nyo lang yan, mag-automatic naman yung article dyan. Then, yung section sa baba, yung box, i-check nyo lang yan, guys. Confirming na naintindihan nyo yung tax treaty natin. So, sa motion, ganoon naman, may pagpipilihan ka 15% at saka 30%. So, 15% reduce rate. Then, click nyo rin yun yung article, paragraph, check nyo lang din yung box sa baba. So, same with the other box, withholding tax rate, gawin mong 15 din yan para ma-reduce tayo ng mga taxes natin. Sino ba namang gustong mabawasan ng malaking ganyan, di ba? Kung may treaty naman. So, gamitin natin yung treaty natin. So, yan. Box sa baba, i-check nyo lang din yung article. Automatic yan. Check nyo lang din lahat ng box. So, dapat, bago kayo mag-proceed, check nyo, dapat ang withholding tax rate natin is 0, 15%, at saka 15%. So, dapat ganyan. Bago kayo mag-next. Double check nyo, guys. Pwede nyo rin basahin yung mga nakasulat. Kung baka nagkamali ako. Baka sisihin nyo ako. Pero, as long as I review, tama naman. So, i-next nyo na lang. So, hintayin lang din natin. Magpo-proceed tayo sa next step. So, ayan, may makikita kayo dyan mga forms na provided by Google. So, i-ano nyo lang yan. I-click nyo lang yung confirm. So, then next. Para mag-proceed na tayo sa last step. Okay, certification. Dito, hihingin ulit yung full name nyo. So, dito, tinype ko yung full name ko with middle initial. So, nag-proceed naman siya, okay. So, dito nyo na ilalagay yon. Yung ginamit yung legal name ha, kasi lahat dito legal, okay. Nung nag-create kayo ng Google Adsense, lahat yan legal. So, ilagay nyo lang dyan yung full name nyo. Then, are you a person listed below? So, yan, ilagay nyo, yes, I am the person listed in the signature section completing this form on my own behalf. So, next nyo lang yan. Then, sa sixth step, tatanungin kayo, dito, may question yes or no, i-click nyo lang yung no. So, basahin nyo na lang din yung nakalagay dyan. So, claiming, nag-claim tayo. So, yan, i-check nyo lang din yung box sa baba. Then, status of change affidavit. So, dalawa yan. So, makikita nyo yung dalawang circle. So, itong dalawa na to, una, is kung hindi ka pa nakakasahod sa YouTube. Okay? I-check nyo yan. Pero kung nakakasahod ka na in the previous months, so, i-check mo yung pangalawang circle. Okay? Ako, nakasahod na. So, chinek ko yan. Then, check mo lang din yung box. Ito na yung last step. So, hintayin natin na kung ma-approve tayo, saglit lang naman to. So, tingnan natin. Ayun! Kita nyo naman. So, United States Tax Info. So, ayan. Status, kita nyo. Green, approved. Submitted March 12, 2021. So, fresh na fresh ha, guys. Latest na latest to and updated. So, I assume masundan nyo to. And ito na yung rate. Tignan nyo, 15% rate. Claim. 15% rate. Claim din. So, sa services, 0% claim din. So, I assume, salamat. Sana may natutunan kayo. And I hope na nasundan nyo yung ginawa nating step-by-step tutorial. And kung nasundan nyo, sana makapag-subscribe kayo and natulungan namin kayo. Thank you guys for watching.